Magandang araw mga bata. Halina, tayo mag-aral sa asignaturang ng edukasyon sa pagpapakatao. Ang aralin na ating tatalakayin sa araw na ito ay nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Handa na ba kayo? Minsan ba sa buhay mo, nahirapan kang magdesisyon? Hindi mo alam kung ano ang gagawin? At kailangan mo pang pag-isipan kung ano ang magiging solusyon sa mga problema? Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ikaw ay nangangailangang gumawa ng pasya. Ang pagbuo ng pasya ay isang gawain na dapat ay pinag-iisipang mabuti. Hindi dapat pabigla-bigla, lalo na kung tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa mga panahong nahihirapan ka sa mga sitwasyon kailangang pagpasyahan, mag-isip ng mabuting bagay at sabihin sa sarili, kaya ko to. Kailangan ding gumamit ng mapanuring pag-iisip sa mga pagkakataong ganito. Makakatulong din kung magagamit ang mga hakbang sa mahusay na pagbuo ng pasya. Kinakailangan din na naiintindihan mo ang bunga ng iyong pasya para sa iyong sarili at sa ibang tao. Sa araw na ito, ay ating mapakikinggan ang isang kwento tungkol sa isang matalinong haring si Solomon. Handa na ba kayo? Eto, teenager lang si Solomon nang siya'y maghari. Mahal niya si Jehovah at sinusunod niya ang payo ng tatay niyang si David. Natuwa si Jehovah kay Solomon. Isang gabi, sinabi sa kanya sa panaginip, Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Bigyan niyo po ako ng talino para mapagharian ko ang inyong bayan sa tamang paraan. Natuwa si Jehovah sa hiling ni Solomon. Kaya sinabi niya, dahil humingi ka ng karunungan at hindi ng mahabang buhay, o kayamanan, gagawin kitang mas marunong kaysa sino mang tao na nabubuhay. Hindi nagtagal, dalawang babae na may mabigat na problema ang lumapit kay Solomon. Sabi ng isa, nakatira kami sa iisang bahay. Nanganak ako at dalawang araw makaraan mga anak din siya. Isang gabi, namatay ang anak niya. Pero, samantalang natutulog ako, kinuha niya ang aking anak at iniwan sa akin ang patay na sanggol. Sinabi ng ikalawa, hindi! Ang buhay na bata ay akin. Ang patay ay kanya. Nagtalo sila, ano ang gagawin ni Solomon? Nagpakuha siya ng espada at sinabi, hatiin natin ang bata sa dalawa at bigyan ang mga babae ng tigkakalahati. Ang tunay na ina ay sumigaw, huwag! Huwag ninyong patayin ang bata! Ibigay na lang ninyo sa kanya! Pero ang ikalawa ay nagsabi, sino man sa amin ay huwag ninyong bigyan. Sige, hatiin niyo ang bata. Kaya sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay siya sa unang babae. Siya ang tunay na ina. Alam ito ni Solomon kasi mahal ng tunay na ina ang bata. Kaya payag siyang ibigay ito sa ikalawang babae. Huwag lang itong mamatay. O ano, mga bata,
Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon, tatanungin ko kayo kung meron kayo naalala sa kwentong inyong napakinggan. Ang unang tanong, ano ang itinanong ng Panginoon kay Solomon at ano ang isinagot niya? Very good, mahusay. Dahil natuwa siya sa hiling ni Solomon, ano ang ipinangako ng Panginoon na ibigay sa kanya? Magaling! Naiintindihan nyo at naalala nyo ang kung ano nangyari sa kwento. Pangatlo, anong mabigat na problema ang iniharap ng dalawang babae kay Solomon? Magaling! Ayon sa narinig mong kwento, paano nilutas ni Solomon ang problema? Wow! Mahusay! Panlima, tama ba ang naging desisyon ni Solomon? Bakit? Very good! Mahusay! Ngayon naman ay aking aalamin kung marunong na kayo sa pagdidesisyon. Tingnan natin ha. Ito po ang panuto. Punan ng tamang kasagutan ang sitwasyon. May hinuling palaka ang kalaro mo at sinabihan kanyang paglaruan ito hanggat ito ay mawala ng buhay. Anong desisyon ang gagawin mo? Mahusay. Kung ang desisyon mo ay hindi paglaruan ng palaka, ay mahusay ang iyong piniling desisyon. Dahil ito ay may buhay din at nakakatulong ito sa ating kalikasan. Mga bata, sandali mo munang i-pause ang video at sagutan ang ilang katanungan. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, sulat ang letrang T kung tama ang desisyon at letrang M kung hindi tama ang naging desisyon. Unang tanong, nag-uusap kayong magkaklase na magkaroon kayo ng group study. Hindi ka dumating dahil naglaro ka ng game sa internet. Pangalawa, niyaya ka ng kamag-aral mo na mag-cutting class. Tinanggihan mo ito at tumuloy ka sa eskwelahan para pumasok. Ikatlong tanong, nakapulot ka ng pitaka at ito ay may lamang malaking halaga ng pera. Nakita mong di pa nakakalayo ang may-ari ng pitaka at naisip mo agad na isauli ito sa may-ari. Ikaapat na tanong, nagyaya ang kalaro mo na maligo kayo sa ilog na malapit sa inyong lugar. Agad kang sumama na hindi nagpaalam sa magulang. Kalima, nakita mo ang katropa na bumibili ng sigarilyo. Inalok ka nitong gumamit rin. Agad kang humingi at sinubukang magsigarilyo. Kung tapos ka na, ito ang mga tamang kasagutan. Number 1, una, letrang ma. Kalawa, letrang ta. Katlo, letrang ta. Kaapat, letrang ma. At ikalima ay letrang ma. Binabati kita dahil naunawaan mong mabuti ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa susunod na pag-aaral,